Hi everyone! Again, this is Miss Yana and welcome back dito sa ating YouTube channel, Yana Amawan Official, at syempre sa ating Facebook page, Miss Yana Loan Specialist. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay isang online lending app kung saan isishare ko na naman sa inyo yung honest review ko sa online lending app na ito. At sa tingin ko, yung isa mga nire-recommend ko or isa sa mga ire-recommend ko kasi napakaganda lang yung service nila. At ngayon, kumpara natin dun sa mga iba't ibang online lending app, napakalaki yung pinagkaiba. By the way, kagaya ng mga previous video na nagawa natin, ay i-share ko sa inyo kung ano yung positive at kung ano yung negative na nakita natin. At syempre, sa dulo ng video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano mag-apply, kung sakaling magustuhan nyo siya, kapag napanood nyo yung honest review natin at talagang meron kayong pangangailangan at gusto nyo mag-loan, ituturo ko sa inyo. Okay, so ang pag-uusapan natin ngayon ay si Una Cash App. Ang una na nagustuhan ko talaga, nag-offer sila ng higher loanable amount up to 30,000 pesos. Syempre, kaagad-agad makakapag-loan ng 30,000. Kung first time mo na mag-loan sa kanila, medyo mababa lang unti yung ina-approve nila. Pero habang inuulit natin na nag-apply or ginagamit yung app na ito, ay tumataas yung credit line or yung credit limit na ino-offer nila sa atin. Pangalawa na nagustuhan ko kay Una Cash ay yung nag-o-offer sila ng longer terms. Kung mapapansin nyo yung mga ibang online lending apps na nagawa natin before ng honest review, ang usually yung ino-offer nila na terms ay 7 days, 10 days, hanggang 14 days, 20 days siguro. Pero kay Una Cash, ang haba ng terms na ino-offer nila kasi hanggang 6 months. So talagang makakahinga tayo ng malalim. Makakahinga tayo ng ilang mga buwan. Hindi mo tayo mabibigla, hindi mo tayo malulubog sa utang, or hindi mo tayo masyadong mahihirapan sa ating pagbabayad kasi nga hanggang 6 months yung terms na ino-offer ni Una Cash. At ang pangatlo na nagustuhan ko kay Una Cash, you will receive the exact amount you loan without any deduction. Yung sa mga ibang online lending app kasi, kapag naaprubahan yung loan mo, ide-deduct muna nila yung interest rate and yung processing fee at kung ano yung matitira, yun yung matatanggap mo. Pero kay Una Cash, matatanggap mo ng buo kung ano yung amount na naaprubahan sa'yo. So for example, ang approve sa'yo ay 5,000, matatanggap mo yun ng buo. Ang number 4 na nagustuhan ko kay Una Cash ay yung fast approval. Napakabilis ko yung approval kapag mag-loan ka sa kanila. Usually, minuto lang nalalaman mo, nalalaman natin kung approve or decline yung application natin or application mo sa app na ito. Siguro may mga iba na naka-encounter na inabot ng 24 hours bago nila na laman or bago sila nakatanggap ng feedback regarding doon sa application nila, pero kasi sa experience nga natin, minuto lang na katanggap na tayo ng text messages from Una Cash na na-approve na yung application natin. Panglima na nagustuhan ko kay Una Cash ay yung fast disbursement na. And ang isa sa maganda sa app na ito ay yung repayment channel ko nila ay napaka-hassle free din kasi pwede mo siyang bayaran via banks online or pwede rin ho through over the counter. And I think yung pinakamabilis na repayment channel ni Una Cash ay via GCash. Number 6 na gusto ko sa online lending app na ito ay yung napaka-reasonable yung rates nila. Kung titignan natin yung mga iba't ibang online lending app na makikita natin sa Google Play Store, interest rate nila at yung mga processing fees ay nasa 30% hanggang 50%, pero kay Una Cash sa below 20% lang yung rates, na isa yun sa mga nagustuhan ko kasi nakakatulong talaga siya sa atin. Hindi siya nakakalubog pa ng utang kasi mababa nga yung rates, and talagang malaking tulong si Una Cash kapag biglang nagkaroon tayo ng emergency or biglang may nagustuhan ka sa Lazada na importanteng bagay naman na gusto mong bilhin, pwede mong gamitin si Una Cash. Number 7 na gustong-gusto ko kay Una Cash din ay yung customer service representatives ko nila ay napaka-friendly when it comes to reminding you about your due dates. Hindi ho sila yung namamahiya, hindi rin ho sila yung nangaharas. Siyempre, kung magkaroon ka ng problema regarding doon sa application mo, regarding doon sa loan mo, mabilis lang din ho silang makontak. Kaya for me talaga, si Una Cash ay isa sa mga app na nire-recommend ko
kasi magagamit natin itong Siuna Cash App kapag bigla nagkaroon ng emergency at kailangan natin ng pera, pwede ho tayong makaloan sa kanila at mabilis nga din ho talaga yung pag-disburse nila doon na mag-loan ka nga sa kanila. Basta kailangan lang ma-maintain natin yung good credit standing para anytime na gusto natin mag-reloan sa app nila ay mabilis lang yung pag-approve nila at pag-disburse doon sa loan natin. And siguro sa negative reviews ko kay Una Cash, para mawala. Ang nakita ko lang kay Una Cash ay medyo buggy yung app na minsan nagkakaroon ng error. Pero I think siguro dahil maraming gumagamit sa app, sakaling nagustuhan mo or kung sakaling gusto mong itry na mag-loan kay Una Cash, ito ko yung mga steps kung paano mag-loan. So, number one, all you need to do is to download the Una Cash app. Pumunta lang ho tayo sa Google Play Store, i-search natin si Una Cash at i-download. Number two, kailangan lang ho nating mag-prepare ng isang valid government ID at syempre isang proof of income. Mga valid government ID na tinatanggap ni Una Cash ay yung SSS ID, driver's license, national ID, PRC ID, UMID ID, Philippine Passport, Improve Postal ID, at PIN ID. Ito ho yung mga valid government ID na tinatanggap ni Una Cash. At sa proof of income naman, pwede ho tayong mag-submit ng payslip para ito sa mga employed at pwede rin naman ang bank statement at mayor's permit para sa small to medium business. So, at ang number 3 na kailangan natin gawin, pag i-download mo na yung app na Una Cash, i-open mo lang siya, input your mobile number at mag-create ka na ng account mo sa app na ito. Kailangan lang mo natin gawin ay i-fill out yung mga needed information. I-require ka ho nila na mag-take ng selfie. At ilagay mo yung work information at dito kailangan lang ho natin i-submit yung proof of income. Kung ni-upload mo na yung proof of income mo, nakapag-fill out ka na at nakapag-selfie ka na doon sa app nila, yun na yun. Tapos na. Ang gagawin na lang ho natin ay antayin yung text messages from Una Cash kung approve yung application nyo or decline. By the way, kung approve ho yung application ho natin, ang kailangan lang ho natin gawin ay balikan si Una Cash app at i-check kung magkano yung credit line na na-approvehan. Pero syempre, bago natin ituloy na kunin yung loan proceeds, kailangan muna natin basahin yung mga terms and condition kung okay lang ba sa'yo yung mga terms and condition at kung tinatanggap mo, pwede na ho tayong mag-proceed na kunin yung loan. So, kung gusto natin ng cash, ituloy lang ho natin ang Una Cash. Pero kung gusto naman ho natin ng Lazada voucher, proceed lang ho tayo sa Lazada loan. Sobrang napakadali lang, napakadaling mag-apply ng loan kay Una Cash. At syempre, kagaya nga nung sinabi ko, na isa ito sa mga nire-recommend ko na app kasi napakadilis yung pag-approve nila ng loan mo. Though yung ibang app din naman mabilis. Pero syempre, kung i-compare mo talaga in terms of loanable amount, in terms of rate, in terms of terms, napakalaki yung kaibahan ni Una Cash din sa mga ibang online lending app. Kaya I think si Una Cash ay isa sa mga inaalagaan ko din talaga na online lending app kasi maasahan eh. Ang gagawin mo lang ay kailangan i-maintain natin yung good credit standing sa app na ito para anytime na gusto nating mag-reloan, makakakuha tayo agad. Hindi na natin kailangan na dumaan sa mga iba't ibang process pa. Napakabilis lalo pag reloaner tayo sa app na ito. So anyway, thank you for watching at sana nakakuha na naman tayo ng isang idea. Please don't forget to click the subscribe button at sana i-like nyo yung video na ito at sana i-share nyo sa mga kakilala nyo and please don't forget to follow me din sa mga ibang social media account natin, sa ating Facebook page, Miss Yana Loan Specialist, at sa ating Instagram account, Yana Amawan Official. So anyway, thank you for watching and bye-bye! Diana, isa sa mahusay na probinsya.
inalintana. Di nagpapaya sa goal hanggat hindi nakukuha. Siya'y kumilos, nagsipag at di niya pinagmamaya ang mga bagay na kailangan niyang gawin para ang kahirapan di na dapat dumating. Kung dati ay walang madukot, lagi pang bitin. Ngayon handang tumulong na pangarap abutin. Nanggaling siya sa hirap, kaya alam niya yung pakiramdam na mahirap kapag walang datong. Di siya isa't milyonarya, pero sa galing niya at sa kabuti ang asa lahat ay nakuha. Ang inaasam na kaluwagan na target, hanggang maging maingay ang pangalan sa market. Lahat ng mga to naging posible dahil hindi siya sumuko. Nadapa ka man noon, dapat matutong tumayo. I want to be like Deanna, isa sa mahuhusay na probinsya. Sari-sari ang tungkulin, dapat mo nagampanan. Lahat ng hirap na iyong naranasan, gawing inspirasyon at gawin mong kalakasan. Hindi lahat ng tao ay dapat kaibigan. Minsan ang iba hindi mo mapagkakatiwalaan. Maamong mga tupa kapag nasa harapan, pero sa iyong pagtalikod ikaw ay sisiraan. Laging maniwala sa iyong kakayahan, sapagkat ay madalas sarili ang sasandalan. Dito sa mundong puno ng kasalanan, matibay na loob ang gagawin mo na sandigan. At lagi mong tibayan ang pananampalataya sa buhay na hindi tiyak kung tataob o kaya. Bumuo sa bawat araw ng memorya na sariwa, pagmamahal ang lagi sa'yo ang magpapalaya. I want to be like Deanna, isa sa mahuhusay na probinsya. Sipagat dasal ang gamit niya na sandata, be like Deanna.